Pinoy Channel. You're still with me, Jeannie, at kasama ko po ngayong gabi ay ang Shift Gap. Ayan. Hi guys, how are you doing tonight? Good. You are amazing. So mga ka-Pinoy Channel, sila po ang isa sa mga front acts for Silent Sanctuary here in Saskatoon. Pero guys, you're not from Saskatoon, no? Nope. Where are you from? Well, I'm from Oxford. Dali sila ng same. Which is 25 minutes south. Yes. So how far is that from Saskatoon? 2 hours. 2 hours. Wow, they drove 2 hours just to be here with you tonight, guys. So maybe let's just start, you know, with introductions. Let our kababayans know. By the way, guys, we have 52,000 followers across the world watching us tonight. Nice. Yeah. Very nice. I'm not nervous, though. So I guess I'll start off with once. Name's Nick, 18 years old. Ako nga po si Ken, 23 years old. And I am Jerome, 20 something years old. He's gonna be 24 years old. First two. Yeah. And mga kababayan, they're almost half my age, but naman yun naman, di ba? They were amazing. May makikita ninyo ang tutugan nila. So maybe guys, pag-usapan nyo natin, why did you guys start Oh, that's such a fun story. Kasi merong tugtog sa Melbourne. It's a itawag nila yun na 90s. 90s, ano? 90s style. Ang front na kami sa isang banda. Yes. Green Department. It was Green Department sa Melbourne. So, national. Front na kami. Tapos, ayun, so, wala pa ako halos banda nun. Actually, wala akong banda nun. Tapos, isang araw may tanong si Ken sa mga kapag-work niya. Kasi tatanong na yung work niya. Ano, sabi niya, si Jerome, sino mga kabanda niya? Hindi niya rin ang sabi. Kayo, ha? Kami? Na-surprise ako na gano'n. Hindi niya pala alam na kayo na rin together. Hindi ko alam na banda naman. Oh, why is it a banda? Wala ko lang sila no choice ngayon. Kaya ito no choice, they got together. Less than a year ago? Last year. Okay, so about almost a year ago. Yeah, so almost a year ago sila nag-uo. And ayan, so dun sa tugtog ninyo, sino yung pinaka-inspiration nyo in terms of music? Yung inspiration ko talaga yung si Papa ko. Shout out Alfonso pala. Kasi papa ko rin yan. Kasi siya po yung unang nagturo sa akin ng gitara. At siya yung unang nakikita ko talaga ng gitara. Kasi ito nung expert na... Kasi before siya pumunta ng Canada, nag-immigrate. Iniwan niya lang, tapos iniwan din yung gitara niya sa akin. So yun yung pinag-practice ni Papa ko. At ikaw naman? Yun din, magulang ko po. Ikaw si Papa, hindi masyado nag-drums. Kasi siya nagkikitaro na. Ako po kasi yung youngest sa family. So si ate, nag-pick up na ng guitar, siya ng guitar din. So parang wala. Parang maiba naman. Yeah, we did.
lalaki nung high school ako na parang araw mag frat at sponge ko at sasabi sa akin, no way, right? No, no, I won't. Then, ako sabi na yun, we are. And yeah, napaganda experience namin ng tunan. Tapos nalaman namin na ang down to earth ang mga artists, even though ang arts and people are there will actually be this. When you're pulling up some musicians, Yeah, yeah, tulad ng mga banda naman dito man. Kasi hindi na mag-enjoy. Dati yung audience ko, pamilya lang. Ngayon, from other towns na. Ayan po mga ka-Pinoy channel, tinitilian sila. I kid you not. So mamaya-maya naman po makikita niyo yung mga clips ng kanilang tutulian. So again, this is Jeannie and this is Shim Gap. Thank you! Thank you. Watching Pinoy Channel.